Alright, nandito na naman tayo mga kaibigan, Filipino Reaction, nag-reaction video na naman dito sa politics na nangyayari sa ating bayan. Eto na ang nagtitrending ngayon, Mayor Alice Go for Mayor na naman mga kaibigan ha. Ibig sabihin ito, tatakbo daw na pagka-mayor ng Bambantarlac si Alice Go at wala na daw makakapigil sa kanya. Oh, ito na. Pinumpirma ng kampo ni dating Bambantarlac Mayor Alice Go sa News 5 na plano pa rin niya maghahay ng Certificate of Candidacy sa pagka-alkalde sa kabilayan ng pagkwestiyon sa kanyang citizenship at mga patong-patong na kaso. Nasa frontline balitang yan, si Reynald Pawid, exclusive. Kanina, sa tanggapan ng Department of Justice, sinampahan ng NBI ng mga reklamo si dating Bambantarlac Mayor Alice Go at limang iba pa. Kabilang dyan ang falsification by a notary public, paggamit ng falsified documents, perjury at obstruction of justice. Handa naman daw ang kampo ni Go na harapin ang lahat ng reklamo. Sa kabila ng patong-patong na kaso, nakapag-desisyon na raw si Alice Go na muli siyang sasabak sa politika. Ayan mga kaibigan, na narinig natin na nakadesisyon na si Alice Go na muling sasabak sa pagka-mayor ng Bambantarlac. At sigurado, napupulsuhan na naman ang sambayan ng mga kaibigan na possible na mananalo muli. Wala na tayong magagawa mga kaibigan, kundi tamang marites lang tayo dito sa balita ngayon na ito na nga, si Alice Go ay buong-buo na ang desisyon. Natatakbo talaga. Okay, inulit natin. Ulitin natin. Take 2. Application by a notary public. Paggamit ng falsified... Daming kaso. Tad-tad na ng kaso. Bago Chinese pa. Bago tatakbo na naman. Falsified documents, perjury, at obstruction of justice. Handa naman daw ang kampo ni Go na harapin ang lahat ng reklamo. Sa kabila ng patong-patong na kaso, nakapag-desisyon na raw si Alice Go na muli siyang sasabak sa politika. Sa isang exclusive interview, kinumpirma ng legal counsel ni Go na plano niya muling magbalik sa pagka-alkalde ng Bamban. She will run because right now, I will be preparing for all the documents needed for her to file the candidacy, CONA. Sino po yung magpapasa? Is it you? Well, anybody can do it. Abogado. Abogado ang papasa ng COC ni Bamban Mayor. Alice Go. Just me, Marimar. Pulgoso. Continue lang. We can always ask the our lawyers in the firm or whoever who will file the necessary application. Oras na maayos ang lahat ng dokumento, ihahain na raw ang COC ni Go sa COMELEC Bamban. Naniniwala raw ang kampo ni Go na dapat hayaan ang taong bayan na magdesisyon kung karapat dapat ba siyang maging alkalde muli. Nako, sa tingin ko nga, panalo na naman ito. Okay? Kasi nga, ang balita dito kay Alice Go, marami daw nagawa ito sa Tarlac talaga, sa Bamban. Okay? Pero yung mga pugo-pugo, o kaya ito ay nagustuhan ng mga taga-Bamban. Ha? Kasi nga naman, yung mga dating mayor daw ng Bamban ay walang nagawa na pagbabago sa kanilang bayan. Nang dumating si Alice Go, ay may nabago. Alice Go for mayor. Nako. Kaya lang, ang tanong dito mga kaibigan, ha? Eh, paano nga? Chinese nga ito. Ibig sabihin dito, yung kanyang pagkataon na Chinese ay hanggang ngayon ay nasa korte pa rin. Ibig sabihin, hindi pa talaga totally clear. Okay? Na ito nga ay si Alice Go ay Chinese talaga or hindi ba talaga? Ibig sabihin, nasa husgado pa. Ni hearing-hearing pa. Bagay, napapanood nga man natin sa Senate hearing ngayon. Na yung pagkatao ni Alice Go ay nakapending pa rin, questionable or question mark. Kahit na, okay, natadtad ng ebidensya na inilabas doon na ito nga si Alice Go ay Chinese talaga. Alright? Pero denied pa rin siya na Chinese. Wala daw matibay na ebidensya na siya ay Chinese talaga. Kaya possible talaga na pwedeng lumaban pa. Tumakbo. Ayun, abogado sa abogado na ito, mga kaibigan, ha? Ha? Continue lang. Kailangan kasi talaga dapat patunayan ng mga tao doon kung mahal talaga siya. Ay, nako. Ang matindi nito, mga kaibigan, ha? Ay si Alice Go ay nakakulong bago tatakbo. Bakit ganun? Pag may kaso, ang pagkakalam ko, bawal na tumakbo ng mga about niya sa mga politics-politics niya, mga kahit anong posisyon.
bago may nabalitaan pa ako dito, ano, kay Espinosa ba yun? Drug lord. Ha? Nakulong na. Tantad na ng kaso, drug lord pa. Poor mayor din. Ay, Diyos mio, Marimar, bakit ganito ang nangyayari sa Pilipinas? Ha? Kung papaso na si Jose dito sa Comelec, ano ang gagawin ng Comelec? Tatanggapin ng Comelec. Depende. Sa lagay, di ba? Ay, kung walang lagay, tatanggapin pa rin siguro. Alam na, ang politics sa Pilipinas, ganito lang, ganyan. Okay, continue lang. Hindi yung technicality na sinasabing hindi siya qualified. Why don't we let the people to decide? Ay, ganun. Bugado ito eh. Continue lang ha. Ulitin natin ha. Dapat ba siyang maging alkalde muli? Kailangan kasi talaga dapat patunayan ng mga tao doon kung mahal talaga siya. Hindi yung technicality na sinasabing hindi siya qualified. Why don't we let the people to decide kung talagang gusto siya ng tao? Diba? Anyway, kung hindi naman siya gusto, hindi mo siya mananalo. Una na. Tama. Kung hindi siya gusto ng tao, ay talo talaga. Wala pira, talo. O diba, alam na. Bira na lang ang bayan natin sa Pilipinas na nananalo ang taong walang pira. Oh. Kasi pag mapira ka, possible na manalo ka. Pag wala kang pera, ay magdasal ka na. Idaan mo na lang sa dasal. Wala kang pera eh. O, diba? Ay, baka manalo ka. Okay? Kung ikaw ay paladasal. Pero kung ikaw ay hindi, at wala ka talagang pera, ay possible talo ka. Ganun talaga, mga kaibigan, ang reality na nangyayari sa Pilipinas. Ang pagkakalam ko dyan, 2,000 yata isang boto. Isang tao. Ang ganun, ang bigayan. Ay sana ay huwag maulit-ulit yung mga ganyang kalakaran. 2,000 na ngayon. Tumaas na. Dati 1,000. Mga 500. Naging 1,000. Naging 2,000 na. Yung bilihan ng boto nung araw. Pero ngayon sana huwag naman mangyari ulit. Yun. Okay? Continue lang tayo dito kay at Alice Go, nagain ng COC para sa pagkakaalkalde ng bayan ng Bamban, Tarlac. Continue lang. Nagain ng misrepresentation charges ang Comelec sa FBI laban kay Go. Yan ay matapos madiskubring pareho ang fingerprint niya sa Chinese national na si Go Waping. Sa NBI na. Okay, NBI na. Kinukontra ng mga kaibigan ng NBI itong pagkain ni Alice Go. Continue lang. Ilalim ng election do, isa sa pangunahing kwalifikasyon ng mga kakandidato. Kasi binasihan nila yata fingerprint. Ganun. Ibig sabihin, ang fingerprint talaga ay talagang wala tayong ano, kaparyasa. Okay, continue. Chinese nga yan, si Alice Go. Ang citizenship o pagiging isang Pilipino. Hinihintay na lang din ang desisyon ng ombudsman sa desisyon kung papatawan ng perpetual disqualification si Go sa umano'y pamemeki niya ng citizenship ng tumakbong alkalde noong 2022. Nauna lang sinabi ng Comelec na hindi nila pwedeng tanggihan ang paghahain ng certificate of candidacy ni Go. Nako, ganun! Ganun ang sinabi ng Comelec, hindi pwedeng tanggihan ang paghahain ng COC ni Alice Go. Ulitin natin. Nauna lang sinabi ng Comelec na hindi nila pwedeng tanggihan ang paghahain ng certificate of candidacy ni Go. Yes, Mio Marimar. Ibig sabihin, basta ikaw ay Pilipino, mga kaibigan, ay pwede kang maghahain na hindi talaga nila kukontrahin. Approve. Ibig sabihin nito, approve. Continue pa nga natin. Pero paglilinaw ng ahensya, hindi otomatikong kandidato ang sinumang naghain ng COC. Ay, ganon. Ibig sabihin, hindi naman talaga totally lahat. Una na rin naghain ng kandidato ng kandidato sa Bamban ang nakalap. Inuubo na ako dito kay Alice Go. Sino pa mga kalaban nito? Banigo sa 2022 elections na si Barangay Anupol Chairman Joey Salting. Higit 400 boto lang ang namangigo kay Salting noon. Ano, Salting? Samantala, naghain din ng COC para sa re-election ang iniuugnay kay Go na si Swal Pangasinan Mayor Dong Calugay. Sinasabing karelasyon ni Go at kasosyo sa ilang negosyo si Calugay. Bakit din nalang sila magpakasal ni Alice Go? Bagay na paulit-ulit itiranggin ang dalawa ng questionin sila ng mga mambabatas. Nagbabalita mula sa frontline, Rainier Pawi, News 5. Ayan mga kaibigan, narinig natin si Alice Go. Ulitin ko, si Alice Go ay muling tatakbo sa pagka-mayor ng Bamban. At wala na daw makakapigil dahil taong bayan na lang daw ang dapat umusga. Okay? Kung mananalo or talo. Pag mahal siya ng taga-Bamban, sigurado panalo. Pag hindi na, ay di talo. O diba? Kaya lang yung kanyang kaso sa pagiging citizen, ibig sabihin, hindi pa talaga totally clear. Okay? May laban pa or 50-50 pa.
Alright, bahala na kayo mga kaibigan. Ganito talaga ang batas sa Pilipinas. Wala tayong magagawa kundi tamang marites lang dito. Okay, isama na ito trending na video ngayon. Okay, hanggang dito na lang. Subscribe mo channel. Ano masasabi nyo? Comment. Bye-bye. Thank you.